magano magbago ng posto, no? Ilagyan ko ng army. Sige. Pati Coast Guard, sabi ko, barilin mo. Pag ipinilit, barilin mo talaga. Ayan, posto, nag-order ng baril, in-approve ko. Sige. Basta, gusto ko yung, hindi tama lang. Outside from that, okay ako. Kung may problema kayo, officially connected, you just explain to them, he would be a fair man. Yung mga boso, yung mga complaints, yung mga babae, wala. Hindi namin entertain. Doon ka na sa, pag maganda yung babae, basta pasabihin na namin na, wala yan, wala yung asawa mo. Dito ko lang sa amin. So I'd like to stress again. That's my only... That's the soul of my message. I'm not campaigning for that. My ticket ako. If you think that you can help me, give me... Hindi ako nag-ano ng tao, ha? Ang akin lang kasi, tignan mo sa Senado. Tignan pati yung newspaper ngayon. Dinga daw ako. Hindi ako. Oy, media. Kindly listen. Kung medyo bungol-bungol kayo, huwag kayong dito sa reporting. What I said was that early on, I promised ang isang palpa ko ang EDSA. Ang EDSA kasi, kailangan ko ng pera. I would need a huge, it's a big ticket eh. Naging project EDSA, magawa ka ng mga ano. Na-discuss pala yung emergency power, kasi emergency power, kaya kay Ramos, pati kay Aquino. You are allowed to buy without a bidding. Basta tignan mo kung anong the best para sa project. Eh, nagsasalita pa lang, umabot na na yung mga senador, dalawa, tatlo. Ah, wala yan, drop on corruption yan kasi malaking pera. Noon narinig ko sabi, bago noon, kalimutan mo. I'm not interested. Kaya ang EDSA ngayon, man, talangin niya ako, wala akong ginawa, bakit? Wala akong pera. Ngayon, kung ipa-repair na nasa akin, kayo ang mag-repair niya. Ngayon, marami akong sinabi, corruption. At least nakita ninyo may ginagawa ko. At hindi ko talaga ginagawa yan. Hindi ako katagal sa politika kung corrupt ako. Sinabi ko sa inyo, corruption. That law and order, droga number one, niwawardigan ko na kayo. Sinasabi ko na nga, I will kill anybody. Kay ma-mayor ka, ma-governor ka, ma-pulis niya, putang hiniritan talaga ito. Ay, ma-barangay captain. Kita mo. Kita mo sila paradino. Tinawag ko sa Malacañang. Tanungin niyo yung mga mayor niya. Tinawag ko niya sila sa Malacañang. Sinarahan ko. Sabi ko, may sabihin ka ako sa inyo. Ulitin ko ha, pati kasi governor, next, sabi ko sa pamilya, huwag kasi pag pumasok ko, kita ko pa yung si Luot, sabi ko, ikaw Luot, itang ina ka, ito yung isunod ko. Pero inambos, naunahan naman ako, ewan ko kung sino ang nag-ambot. Kasi kung gobyerno yan, patay na yan. Kanyunin ko dahil. Yan ang mahirap sa droga. Yung may namatay doon sa mga, yan. Money laundering, dinisin mo ang pera. Ngayon, kung hindi mo marimit, ang kalaban mo ngayon,
We are in danger because on the right side, ang Mexico, pati ang Midland, pati ang Colombia po mapasok. Okay. Dito, yung kikita mo kung lumulutang, siyabo, okay. At mahirap ang Pilipinas because tayo ang pinakamahabang shoreline. Kasi island for island yan, gano'n. Hindi naman special, dito. Very poor. Saan lang siya pumasok? 7,000 islands ang Pilipinas. Hindi kagaya ng American, isang state lang. Dalawang submarino lang magganunan. Dito, island for island, wala tayo. Kulang tayo. So I cannot afford na may isang patrol dito for island, ganun kahirap. So I have to do something about it. I'm just gone. I am happy that you invited me, I'd like to have you a LG, and I'd like also to join Eliezer here, to join us here and talk in our club. Pero ako po, doon mo nyo masabi ako, I do not want to be a director of president. They call me mayor. Ay, hindi ako ako na lang. Ay. Yan ang magpunta ko. Ay, nang Boracay. Ano nga, military balik sa student. Kaya po nang military ng kira. Pag-utos ka dyan sa mga civilian, yan, either makakaso, mawala ang pera, walang mangyari. Kaya ang, sabi ko kayo, siya, gaan nyo, pati si Mako, you clean Boracay, I'll give you 6 months. Perfect. No, sabi ha, si Duterte, ginagapaganda pa, ibigay na yan ng mga in-check, mga kaibigan. Pagkatapos, welcome Duterte. Hindi ako pumunta doon. Ayaw ko yung gano'n. Pareho tayong lahat. We are paid to do exactly what we are doing. We do not need applause para sa atay mo. Paburot lang ng atay mo. Ayaw gano'n. Those are the things that I do not like. Sa Davao na, kayong nakadano, nakakita ba kayo ever since mayor ako na this is a project of Duterte yung mukha ko? Tanungin mo yung taga-Davao, napunta kayo na ba nakakita ko? Wala. Ayaw ko yung gano'n. Mami kong manalo ako kung itin na ng tao, ayaw na yung liwag. Gano'n kasi ang attitude mo. Sabi nga first year, kung marami ang kong kunyaritan, ah, hindi na manalo, kaya killer yan. Bale, isang daan lang ako, pero ito pa rin ko yung pangako. So, I went on to become a president. I'm not trying to threaten anybody, but I'm trying to see that we have to do something to save our world. Ito na, fuck me. Let's all work together. Hindi ako yan. May matulupak yung Boracay pagkatapos ng tinawag ko sa cabinet yung undersecretary kasi yun eh. Sinabi ko yung likod ng beach ng Boracay, ilan before mo ibigay mo sa mga natin. Pumunta ako doon sa beach, hindi sa Boracay. Punta ako doon sa mga tao. Pero yun yung nandito. As of now, it's worth millions. Kasi may nangagawaan dyan, gawaan lang ng mga packages. Binigay ko sa ito, inyo na yan. 10 years from now, 5 years from pagbili ninyo, ang anak ninyo, millionaire. Then you have considered dito sa buhay na ito, there's always a time. Time to be poor, and time to be rich. A time for crime, and a time for static. A time for destruction, and a time for repair. So, I would always remind you, lahat kayong masasama, there is always a time to be born, and there is always a time to die.
Thank you.